Kaugnay po ng National ID System, makakausap natin si Raymund Enriquez Liboro, Privacy Commissioner at Chairman ng National Privacy Commission. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali sa iyo, Rati and Connie. Pakipaliwanag nga muna po sa publiko kung gaano ba kasensitibo itong mga detalyeng kokolektahin para sa National ID System. Di ba pwedeng magamit ito sa krimen tulad ng identity theft? Ito kasi yung concern eh. Totoo po yan, no? Yung mga concerns na kahit anong ID ay magamit magamit ito, no? Dito sa mga bagay na hindi maganda, no? Dito sa naaprubang batas na ito, ito ay ang mga fields of information na pinagay dito ay nabawasan na, no? Dati sa unang panukala nito, marami rin ng information, pero tulad ng binagin nyo kanina dun sa video nyo, ay pitong impormasyon, ano, at optional lang iba pa tulad ng mobile number, email at marital status, no? Tulad din ng paliwanag ng PSA, this is just ready to establish kung ikaw nga ba itong tao ito na walang ibang Rafi Tima o walang ibang Connie Season, maliban, no, dito sa nabigyan ng document ito, no? So, yun po ang ano, at yung mga pangabanga po, yan po ang i-address po natin at doon po sa batas na ito, no, nakapaglagay na rin ng mga relevant, no, na provisions, no, na maaaring tumugon po dito, no? Yun po yung proteksyon, no, laban nga po sa maling pag-disclose, no, ng mga information at records na yan. At ang paglalagay ng safeguards, no, dito sa buong Philippine Identification System. Mm-hmm. Pero ang concern nga po dito, yung data breach. Alam naman natin na may mga hackers na ngayon na talagang sobrang gagaling. Ano ba? Paano yung storage nito, mga information na ito? Paano ma-assure na talagang safe itong information na ito? Yan po, again, yung, no, kasi ang nasa sa batas po talaga dito, no, inaatasan ang Philippine Statistical Authority, sa tulong po ng Department of ICT, no, na mag-implement po ng pinaka-appropriate na technical at physical at organizational security measures dito, no. So ito po ay ang itong mga bagay nito, no, ay magmumula po, no, dito sa Philippine Statistical Authority. Yung buong ika nga po, yung kabuuan, ano, nitong technology na gagamitin. At ito nga sinasabi rin po sa batas na yan, no, na maaaring kumamit, no, ng pinaka-latest, no, ng mga technologies ang PSA upang masiguro po ito mga na mabawasan, no, ang risko po nitong yung sinasabi ko ng hacking, mga iba pa. In any case, yun pong mga impormasyon na mapapalaman dito sa National ID System, hindi naman po siguro sapat para talagang completely makumpormiso yung identity ng isang tao. Tama ho ba? Binawasan na kasi syempre yung mga data na magagamit talaga. Rafi, no? Yung kabila nga din sa naging proseso nga niya, yung pag-minimize, no, ng mga impormasyon na, no, no, na yun ang unang-unang hakbang dyan. So, bawasan ng mga impormasyon na maaari, yung kinakailangan lamang, no, sa layunin, no, ng Philippine ID System, no? Pero last natin nga sabihin, ano, na yan pa rin, no, ay may tulad ng biometric data, which is also sensitive data. Ang lagi lang namin sinasabi dito, no, ay pinapaalala, no, dito sa mag-implement ito ang Philippine Statistical Authority na gumawa nga, no, ng angkop na hakbang, no, maglagay ng tamang hakbang, no, upang ma-prevent ito. Kasi lahat yung sabihin, ano, wala naman po talaga 100% na unhackable, no, ng mga sistema, no. Pero sabi nga natin, kung yan ay lalapatan natin ng tamang na naakop ng mga hakbang or measures, no, mababawasan natin yung pagkakataon, no, na maaaring mangyari ito, no. Pero dagdag ko lang, Rafi and Connie, no, dito sa tagumpay or success ng any national identification system, no, malaki din talaga ang responsibilidad ng bawat isa sa atin mag-aabot ito, no, kasi dito sa aming pag-aaral, marami dito sa mga nako-compromise na data ito,
ay nagmumula rin sa individual. No? Halimbawa, kung pinopost mo ang iyong ID sa Facebook o sa social media, eh maaaring may makakuha ng impormasyon at mga detalye niya na maaaring magamit sa masama laban sa iyo. Oh, no? Yun na nga po. Yung individual responsibility rin ng bawat isa no, sa paggamit, ito ay mahalaga. Ang sinasabi nga po ng iba, yung data nga ng ibang tao, nakabuyang yang nasa Facebook pero ayaw sa national ID system. Eh parang hindi tugma doon sa kanilang pananaw patungkol nga dito sa national ID system. Ganun pa man, Rafi, no? Siguro may dagdag kung hala. Kaya nga po, siguro malaking diferensya ng mga naunang panukala. No? Halos 20 taon na rin tinatalakay ito at saka sa ngayon. Ay talagang hinarap natin itong challenges no ng security and privacy at na-incorporate siya dito sa batas na ito no, particularly nga sabi ko nga sa iyo yung section 17 protection against unlawful disclosure, kailan lang ba maaaring ma-disclose ito? Pangunahin diyan ay yung pagsang-ayon ng nagmamay-ari ng data which is yung individual at kung kinakailangan pong gamitin sa ibang paraan nga po yan, kailangan sumang-ayon. Yeah. Opo. Ganun pa man, kung kailangan gamitin po yan for public health or public safety, ay kailangan kumuha ng court order ang sino man nagagamit po niya. At hindi lamang yun, ano? Meron ng provision na ito. Kung magagamit, halimbawa, yung data mo, Rafi Tima, eh kailangan inform ka within 72 hours na kinamit yung iyong data mo at merong court order na nag-authorize nito. So itong mga bagay na ito, yan ang talagang sabi na ito, mga bagong na ilagay yung dito sa batas na ito upang again, mapagtibay yung protection dito sa mga personal data natin. Pero ang concern po siguro dito, yan ay ideal kung talagang susunod yung gobyerno doon sa patakaran at sa batas. Pero paano kaya kung isisekreto naman nung pamahalaan na gagamitin pala yung data na nakapaloob dito at hindi papaalam? Meron ho bang pwede ho bang mangyari yun? Ano, alam mo, ito siguro yung mismong checks and balance sa loob ng batas no, sa pagpapatupad nito. Yun ang kailangan palakasin. No? May proviso dito sa batas natin, yung penal provisions niya under Section 19. Alam mo, kapag ang isang empleyado no, nakabilang no, dito sa sistema ng Philippine ID system or PhilC system, meaning ikaw ay kabilang sa nangongoleka, nagtatago nito, nag-i-store nito, nagpo-program nito, no? Kapag ikaw ay gumawa no, na hindi otorisado dito sa data na ito, pinibilang ko lang yung maaaring penalty sa iyo, aabot ng 21 years in prison then, dati. So, kung ikaw, kumbaga ang nangyari talaga dito, no, ay naging, tila nga ay parang naglagay na tayo ng senyales o nang po, nang nilagyan natin ng sign nito na do no harm dito sa mga data ng PhilC's ID, magdalawang isip ka na, no? Kung gusto mo lang kumuha ng pangalan, address, at birthday, eh, wag mo nang kunin dito sa Philippine ID system, no? Kasi nahaharap ka sa napakalaking penalty. So, dapat po talaga may vigilance sa... sa lahat ng sektor, lalo na sa mga mamamayan na gumagamit nito. Tama po yun, Rati. Tama sige po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Rati. Thank you po. Okay. Sige, Ginoong Raymund Enriquez Liboro ng National Privacy Commission.